Okay, after beautiful Manila, now we discuss the battle for Manila. Bakit ba merong ugong-ugong na disqualification laban kay ERAP? Why is this happening? Or is it necessary when we are seeing so much progress in Manila with the new leadership? What do they want to do? Bring back the old leadership there that left several billions in debt? And had the traffic unresolved and so on. So we have guests from our regular panelists, although one has long been lost and is now back on her program. Lingoy Alquaz, political analyst, political animal, and coup plotter who has been absent from generally the public eye from destabilizations for some time now. And of course, our Secretary General or Chairman of Nationalist Filipinos. Chairman of the Nationalist Filipinos against foreign intervention. Okay. Not Phil. Not Phil. Ano? So, simulan natin po sa ating matagal nang di na rinig na boses kay Kalinggoy. What's happening and why is this intrigue rising from out of the vents of the Supreme Court? Magandang gabi po. No? Kanina na bagit mo, natanong mo, kamento, kung ang balak ng administrasyon, ang balak ng makalaban, ibalik yung dati. Sa palagay ko, yung dati, si dating Mayor Lim, gustong bumalik. Pero kung si Mayor Lim lang, hindi niya kaya. Ang maaaring makakaya nitong project na hindi lamang si ERAP ang ma-disqualify at mapababa kung hindi ang buong ehersito clan, no? Ay walang iba kung hindi Malacañang, no? At lalong-lalo na yung paksyon ng administrasyon na dati po ang tawag doon ay Balay, di ba? As opposed to Samar, no? Okay. So basically, yung Partido Liberal, at least yung mga Partido Liberal na hindi madali ang maging palimbing. Kasi, kaya ako sinasabi yun, dahil marami naman ang mga miyembro ng Partido Liberal, mga congressmen, governor, mayor, na kahit na sila po yung liberal, may reservation na kay Vice President Binay kung sakaling tumakbo si Vice President Binay for president. Lalo na kung manalo na. Okay. So therefore, ang sinasabi ko, ito pong planong wasakin, tanggalin at gibain ang ehersito clan, yan po ay dahil sa national more than local Manila politics, no? Kasi po ang isang problema diyan ay dalawa, no? Si Binay formally bahagi ng administrasyon dahil siya po ay miyembro ng kabinete bilang dalawa, bilang siya po ay in charge ng HADSI, chairman ng HADSI, at siya po ang nakalimutan ko yung title, pero siya po ay in charge rin ng overseas Filipinos, no? Kagaya ng panahon na bise si Noli ni GMA. Ngayon, dahil siya po ay bahagi ng administrasyon, hindi siya pwedeng tirahin ng mga liberal na bahagi rin ng administrasyon ng harap-harapan. Kaya ang ginagawa nila, ang binibira nila yung mga kaalyado, lalong-lalo na yung mga matitigas, malalakas na kaalyado ni Vice President Binay. Okay. Insofar as yung one of the three kings, si dating Senate President Juan Ponce Enrile, basically, na-accomplish nila yung objective nila. No? But in the case of ERAP, hindi lang ibang materiales puwerte si ERAP, kung hindi kasama niya yung kanyang pamilya. No? Meron siyang Senator Jinggoy, may Senator JB, meron pang dating Governor ER, meron pang board member sa Quezon, et cetera, merong councilor dito, councilor doon, et cetera. Kaya, priority sa kanila, gibain yung ehersito clan. Yes. At sa Martes, originally, naka-schedule yung kaso na disqualification sa en banc session ng Supreme Court. Okay. Ngayon, bakit ngayon matunog ito? Eh kung noon, kahit walang basis, merong mga rumor na malapit na yung disqualification na ERAP. Ngayon, merong basis sa schedule. Bakit? Mm-hmm. Dahil about a month ago,
nagbigay ng deadline ang Supreme Court na about 1 month na submission ng mga arguments, written arguments, no? At pangalawa, nagkaroon na ng ano na ito i-schedule sa July 1. Pero I doubt na matutuloy sa July 1. At besides, yung Korte Suprema naman ay busy at expected na talakayin at magdesisyon tungkol sa ang constitutionality ng DAP. Na apat na Martes na na ito'y drainable, no? From June 3, June 10, June 17, and June 24, no? Ayun. Okay. Finally, July 1, hindi na sila makaurong dito. Okay. So you brought up one, this is not just an issue or an assault on ERAP, but as on the clan, as a ejército clan. Therefore, the question that arises sa akin, bakit buong clan? Ano, ano bang mas malalim dyan? Ano, ano bang galit ni nitong administrasyon ngayon? Dahil si ERAP naman, sa simula-simula pa, sabi niya, mabait kay Pinoy, walang sinabing masama, at ang turing sa kanya ay kaalyado. In fact, ERAP now says, if he's disqualified, then his alliance ba ano, with the administration ends there. So let's ask for this analysis of this situation. Tingin ko mas malalim ito eh. And this involves a foreign country. Mm. No? Of course, andyan ang katotohanan na malapit si ERAP sa China. No? Mm. And during this malapit time... Malapit o mas bukas. Kasi mas bukas siya. Friendly ang relations niya friendly sa China. No? Kaya nga naabuksan niya yung pagkikipag-usap ulit sa Hong Kong tungkol nun sa Hong Kong Tourist Association massacre, di ba? Na ayos yung hidwaan dahil doon. Because bukas nga ang kanyang pinto at sila din bukas ang pinto sa kanya. And let's not forget that he was not forgiven for what he did when he was a senator in ousting the US bases from the Philippines. Mm. Up to now, they have not forgiven him. Mm. And also, this may be, this may involve the plan for a charter change. Mm. Because as we say, there's a saying that where Manila goes, so goes the nation. So if the mayor of Manila, who's very popular all over the country, campaigns against charter change, and he is an incumbent mayor, then it may affect their plan to have a charter change. Pero bakit kailangan buong clan? ER, Jinggoy, and yung kay ER naman, di issue corruption dahil election overspending. And the impression of most people, mature people, is all the politicians overspend during elections. So again, selective ito. And then yung kay ERAP is not also issue of corruption and so on, kundi technicalities sa interpretation ng pardon. Ano, yung kay Jinggoy, corruption daw sa PIDAP. Pero again, the entire system is rife with such questionable creative financing of their political campaigns and so on. We have 30 seconds before the next break. Who wants to respond to this, Lingoy? Let's not forget that Laguna has one of the bigger number of voters in the country. Mm. And ERAP, of course, as the head of the clan, this other estradas and ejercitos will follow his commands. Mm-hmm. So if he commands that we go against Chacha or we back somebody, mm-hmm. because the plan A is to have Chacha. Mm-hmm. The plan B is to decimate the opposition so that in 2016, it will be easier for them to install whoever they want to install in Malacañang. Okay, let's take this break and we'll go to Lingoy's reaction also.